May mga spark, kamusta kayo? At sa dagdag na mga spark, pag-uusapan natin lang ang mga gustong gusto ng lalaki sa babae kung bakit ito mas lalong nababaliw. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be in spark! At ang unang bagay na gustong-gusto ng mga lalaki sa babae kung bakit ito mas lalong nababaliw is yung pagiging matalino. Opo, Max, pa dyan ang unang bagay talaga mga gustong-gusto namin mga lalaki sa babae. Yung pagiging matalino. E baka sabihin ng iba, kaya inspired, paano yan? Hindi ako matalino. Paano mo nasabing hindi ka matalino? Diba? Sigurado ka bang hindi ka matalino? Ako, naniniwala ko, lahat ng tao pwede maging matalino. Walang taong bobo, tamad meron. Oo, tamad meron. Tamad? Oo, tamad mag-aral. Kaya ka hindi nagiging matalino kasi hindi mo alam. Kaya hindi mo alam kasi hindi mo inaalam. Hindi mo pinag-aaralan. Ganun lang yan. Diba? Naiingit kayo sa iba o kaya sabihin natin humahanga kayo sa iba kasi matatalino sila, magagaling sila. Kaya nyo rin yun. Kung kaya nila, kaya mo rin. Ganun yun. Parang lang naman kayong tao eh. Sila kasi nagtyaga, nag-aral. Ganun nilang gawin mo. At nakakadagdag ng value yan. Diba? Kaya nga nababaliw ng lalaki sa'yo eh. Nakakabaliw yun sa lalaki. Bakit? Babaeng matalino? Kasi alam ng lalaki na yung babaeng matalino ay makakatulong sa kanya at hindi magiging pabigat. Bakit? Ganito yung matalino. Masipag. Pag-aaral. Sa pagdiskarte. Diba? Sa pag-iisip ng mga idea, pagpaplano. Hindi kailanman magiging pabigat dun sa lalaki kasi matalino nga eh. Ganun yan. At yung mga high value na babae, yung mga independent na babae, yun yung mga matatalino. Diba? Kaya maging matalino ka. Sa pamamagitan ng maging masikap ka palaging mag-aral ng mga bagay-bagay. Halimbawa, yung pangarap mo, anong pangarap mo? Paki-comment sa baba, anong pangarap mo? O alamin mo yung mga bagay na dapat mong malaman para maabot mo yung mga pangarap mo. Ganun lang yan, ka-inspired. At kapag nakikita ng isang lalaki, na-sense ng mga lalaki, at napatunayan nilang ganyan ka, matalino ka, masipag ka mag-aral, kababaliwan ka nila. Gustong-gusto namin yan. Kasi yung babaeng walang alam kundi magpaganda. Mahalaga na magpaganda ka. Pero dapat hindi lang sapat sa pagpapaganda. Dapat may utak ka din. Beauty and brain. Diba? Alam niyo yung sinasabi niya, beauty and brain. Hindi puro ganda lang. Dapat may utak din. Ganun yan. At talaga namang mas lalong tataas ang value mo sa mga mata ng mga lalaki at mababalong sila sa'yo ka-inspired. At ang pangalawang values na gustong gusto ng mga lalaki sa babae kung bakit pa mas lalong nababalo is yung hindi masyadong materialistic. Yun ang pangalawang values pag na gustong gusto namin mga lalaki sa babae. Hindi masyadong materialistic ko. Eh, anong ibig sabihin ka-inspired? Ba't naman mas gustong gusto niyo yun? Siyempre naman, kapalikta rin kapag ang babae materialistic. Eh, paano pag taghirap? Daming problema, kapos, short sa budget, o walang pera, walang trabaho. Yung babae, masyadong materialistic. Paano yan? Di tatampuhan, mag-aaway. O maghahanap ka ng iba, ganun. Di mabigay ng partner mo eh, yung gusto mo eh. Hindi na masustentuhan yung gusto mo. Hindi na mabigay yung mga gusto mo. Mga pangangailangan mo lang nabibigay niya, pero yung mga wants mo, hindi na mabigay kasi sakto lang. Eh, okay, masyadong materialistic. Pero sa mundong ito, wala naman tayong madadala eh. Pagdating ng araw, ng wakas natin. Matutong makontento, matutong maging masaya sa mga bagay na meron ka. Yung mga bagay na meron ka, pinapangarap ng iba yan. Pero ikaw, binabaliwala mo na. Diba? Meron kang motor, meron kang kotse, may mamahaling bag, mamahaling cellphone. Hindi ka pa nasasapatan dyan, samantalang yung ibang tao, pangarap yan. Ikaw, meron ka na. Ka-inspired. Matutong makontento, huwag masyadong materialistic ko sapagkat kasi sa pag-aaral, ang isa pinakagusto ng mga lalaki namin, at totoo yan, agree ako dyan, yung mga babaeng simple. Yung mga babaeng marunong makontento. At yung mga babaeng hindi masyadong materialistic ko. At mga babae talaga naman ka-inspired. Marunong maging masaya sa mga bagay na kahit maliliit na bagay lang na kayang ibigay ng isang lalaki. At ang pangatlong bagay na gustong gusto ng mga lalaki sa babae kung ba't ito mas lalong nababaliw is yung pagiging masipag. Yun ang pangatlong bagay na gustong gusto namin sa babae. Kabaliktaran kapag yung babae tamad.
batugan o buraras sa sarili niya. Huwag ganun kayo inspire. Dapat ang babae masipag, diba? Kung gusto niyo lang masipag na lalaki, dapat maging masipag ka din. Lalo na babae ka. Kaya pag ang isang babae, tamad, malamang, pati sa katawan niya, tamad yan. Diba? May naririnig na akong kwento, may nabalitaan ako eh. Yung babae may buwan ng dalaw, hindi man lang yan nagdilinis, di siya nagdilinis ng katawan niya. May buwan ng dalaw yun ah, bakit tamad? Okay, maging ganyan, kay inspired, nakaturn up yan. Pag nalaman na lalaki na ganyan nga, tamad ka at mura ka sa sarili mo dahil batugan ka, ayaw mo makikilos, eh matuturn up sa'yo yan. Kahit mahal ka pa niyan, mag-iisip yan. Nagdadalawang isip sa'yo yan, kala mo ba, di nga niya papalata sa'yo. Pero pag nakita ng isang lalaki o ng mga kalakihan na masipag ka, hahanga sila sa'yo. At ang paghanga na yon ay mapupuna sa pagkabaliw, sapagkat ka-inspire sa pinaka gusto na malalaki sa babae. Kahit saan ka pumunta, basta ganyan ka, meron magkakagusto sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na bahas mo na gustong-gusto na malalaki sa babae, kaya ito mas lang nababaliw is yung mahilig kumanta. Yan ang pang-apat ka-inspire. Eh, totoo ba yung ka-inspire na pasama yan? Mahilig kumanta? Alam nyo maka-inspire? Talaga yan, kahit kayo, sigurado kayo dyan, mahilig kumanta. Ay, sarap kaya ng ano, nang nakakainlove kaya lalo, mas lalo nakakahanga, mas masaya ang buhay, mas maligaya kayo ang isang relasyon kapag ka mahilig kumanta. Yung isa sa inyo, yung partner mo. Diba? Lagi kang inaawitan, mas maganda pa yung boses niya, nakakilig pa yung mga kanta niya. Kesa naman sa wala lang, diba? Kaya alam nyo, ang awitin mga kanta, nakakadagdag yan ng ano, inspirasyon eh. Yung mga magagandang mga love song, kahit mga old song, yung mga nakakilig na kanta, nakakabuhay yan ng ano, nakakabuhay yan, nakakasigla yan. At mas lalong magiging mapagmahal kayo sa isa't isa dahil sa mga awitin na yan. At sanayin nyo yan, na kayo ay laging magkantahan o sabihin natin mahilig kayo sa mga kanta, sanayin nyo yan dahil makakatulong yan. Upang mas lalo kayo maging malambing sa isa't isa at mas lalo kayo mag-ibigan. Sapagkat sa isang mga sikreto upang ang puso nyo ay mas lalo maging malambot. Kaya inspired sa isang mga bagay na gustong-gusto ng mga lalaki sa babae. Yung babae na mahilig, umawit o kumanta. At ang malamang bias mo na gustong-gusto ng mga lalaki sa babae kung bakit mas lalo nababaliw is yung kagandahan ng babae na palima kay inspired. Oo, kay inspired. Sa isang mga dahilan kung bakit mas lalo nababaliw ng lalaki. At gustong-gusto namin yan, yung babaeng maganda. Ito ko lang. Eh, kay inspired, paano yan? Bakit? Eh, hindi ako maganda eh. Pangit ako eh. Hindi ako attractive, hindi ako kakit-akit. Hindi ako ma-appeal. Sigurado ka? Baka naman mababalang tingin mo sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Improve mong sarili mo. Paano ko gagawin yan kay inspired? Kontrolado mo ang katawan mo. May kamay ka, may paa ka, may utak ka, may mata ka. Alam mo dapat ang gagawin mo. Lahat ng bagay na pampaganda sa mundo ay nasa paligid nyo na. Katamaran na lang ang pumipigil sa inyo. Magpaganda ka, pumilos ka. Gamitin mo yung mga bagay na yan. Yung mga pampaputi o pampaganda bilang babae. Kay Kane Spark, mahirap lang ako eh. Wala akong masyadong budget, wala akong pera. Pampaganda. Bakit lahat ba ng bagay na pampaganda sa babae? Lahat kailangan gastos? May mga practical naman dyan ah. Oh, dapat alam niya yan. At huwag kayong humanap ng dahilan. Huwag kayong mag-excuse na mag-excuse. Huwag kayong, puro kayo rason eh. Puro kayo dahilan eh. Tuloy, ganyan itsura mo. Humanap kayo ng paraan. Huwag puro dahilan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Para rin naman sa'yo yan. Alam nyo, ano yan, advantage yan kapag gumanda ka. Malamang, oo, advantage talaga yan. Maraming opportunity na darating sa'yo. Maraming tao na babait sa'yo. Maraming lalaki magkagusto sa'yo. Makakapamili ka pa. At ang boyfriend mo o ang asawa mo ay mas lalong may in-love sa'yo. Bagay na talaga namang magpapaligaya sa'yo sapagkat magiging malambing at tapat sa'yo. Hindi kayo pagpapatatasan tingin sa'yo. Magpaganda ka. O pumakit smart sa isang mga bagay na gustong gusto ng mga kalakihan sa mundong ito. Yung mga babaeng magaganda, bagay na nakakapaliw sa amin, kaya lagi kang magpaganda, ka-inspire. At paano ba yung mga gustong-gusto na lalaki sa babae, kaya ito mas lang nababaliw is, yung palaging mabango, yung paano ka-inspire. Ka-inspire, kasama na naman yan, lagi na lang kasama yung pagiging mabango. Alam niyo mga ka-inspire, kung gusto mo na babaliw sa iyo ang isang lalaki,
o kung gusto mo na magkagusto sa'yo o magkaroon talaga ng interest sa'yo ang isang tao, o maakit sa'yo, o mahulog sa'yo, o ma-inlove sa'yo, o ma-attract sa'yo, kailangan mo talagang maging mabango. Isipin mo, maganda ka lang, pero mabaho ka. Sexy ka, pero yung amoy mo naman sablay. Isipin mo, anong kwenta ng ganda mo? Anong kwenta ng sexy mo? Kung iba naman, negative naman ang amoy mo. Pero sabi natin, hindi ka man ganun kaganda. Pero dapat nag-aayos ka. Pero hindi ka man ganun kaganda. Hindi ka man ganun ka-attractive. Pero mabango ka. Lamang ka. Lamang ka talaga kayong spark. Nakakapagiging attractive yan, yung pagiging mabango. Talaga namang magkakaroon sila ng interest sa'yo. Eh bakit ganun kayong spark? Magkakaroon sila ng interest sa akin pag mabango ko? Oo. Bakit? Dahil mapapansin ka nila. Mapapansin ka nila dahil mabango ka. So magkakaroon sila ng interest sa'yo. Sino yun? O kaya naman, kaya lagi mabango yun. Sarap namang amoy nga. Diba? Isip. Nasa isip ka, pinag-uusapan ka nga eh. O ni-imagine ka nga eh. Diba? Magkakaroon ng interest sa'yo. Kung may boyfriend ka, kung may asawa ka, nako, magiging malambing sa'yo yan. Baka mo tagtaring ka ng kiss yan, o lagi kang yakapin yan. O lagi kang, talaga naman sa labing-labing, ay makaranas ka niyan. Kaya inspired. So yun sa mga sikreto. Lagi mong tandaan at gawin. Bagay na gustong gusto ng mga lalaki kung ba't kami masalang nababalo sa babae. Yung babae hindi lang maganda, kundi talaga naman palaging mabango ka-inspired. At mga pitong bias po na gustong gusto ng mga lalaki sa babae kung ba't yung mas lalong nababalo is yung magaling pumorma. Yung pang pito at pinakahuli ka-inspired. Yung babae magaling pumorma. Ka-inspired, kapag ikaw, hindi mo inayos yung forma mo. At kapag ikaw, tamad kang pumorma sa sarili mo, tamad kang mag-ayos ng mga sinusuot mo, sigurado ka-inspired, kahit pasabihin natin na itsura ka, maganda ka, sasablay ka dyan. Talaga namang baka pagtawanan ka pa or baka ma-turn off pa sa'yo. Kaya dapat alamin mo yung form ang bagay sa'yo. Huwag kang laging gaya-gaya kung di naman bagay sa'yo. At kung mingin ka mabuti sa salamin mo, alamin mo kung anong bagay sa'yo. Ka-inspired. Ganyan yan. Eh, ka-inspired. Mababaliw ba lalo sa akin lalaki pagka magaling mo pumorma? Tumingin ka sa paligid mo. Lumabas ka ng bahay. Tumingin ka sa paligid mo. Di ba't mas lalo namin pinapansin mga lalaki yung babaeng may magandang forma? Ang lakas ng dating eh. Di ba? Pag sinabing malakas ang dating, high value ang datingan mo nun. Malakas nga ang dating eh. High value yun. Eh paano mangyayari yun? Dapat magkaroon ka ng pangmalakas ang forma. Di man pangmalakasan, depende sa lugar, sitwasyon at araw, pero dapat palagi ka nakaayos. Hindi yung kung ano na lang sinusuot mo, tapos wala kang kera sa sarili mo, kahit luma na, sinusuot mo pa rin. Diba? Ay, ka-inspired. Simple lang kasi ako eh. Diba sabi mo, simple, saka mahirap lang kami. Alam niyo mga ka-inspired. O sabi ko, maging simple. Pero depende mo rin sa mga bagay-bagay. Pati ba naman dyan, sa forma mo, eh, lalo na may partner ka, dalaga ka. O kung di ka man dalaga, bakit? Nabubuhay ka pa rin naman sa mundo ah. Diba? Maikli lang ang buhay, isa lang ang buhay. Sulitin mo na. Magpaganda ka, magpa-sexy ka, ayusin mo ang forma mo. Talaga naman ka-inspired. Mas lalo silang may in-love sa'yo. At ang lalaking mahal mo, ay siguradong mas lalong mababalaw sa'yo. Gustong gusto namin yan. Yung babaeng mahilig o magaling o morma, pag-ayos ng sarili niya, ka-inspired. Sa mga spoiler po, maraming salamat po makispark sa pagtapos ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like. Comment share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe po makispark at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advice, para may sila po sa aking Facebook, ay pwede po ako yung Twitter ko, pakichat lang ako, ako mismo mag-reply sa inyo. At pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat makispark, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!